Half face ko na lang. Yan. So, bago ko umpisahan tong video, gusto ko yung i-introduce sa inyo ang buong member ng Chillax Gang. Sel, Mitch, Toma, Daddy, and loving of memory of Sam. Sabi mo na itong makakatawa, di ba? Sabi ka ako eh. Kwento ko yung ano ah, yung sa experience ko nun. Saan? Sa Pinas ba yan? Pinas tayo sa Pinas. Sa Pinas. Nataman na ako sa Pinas eh. Lahat ng unang experience na sa Pinas eh. Iba naman yun eh. Ang mga experience natin yung sinasabi. Aba nga! So, 2003 na simula. So, third year high school. Taga-Cavite na ako nun. Tapos may pinunta kami yung bahay ng tropa namin. Yung bahay niya, kunyari, pagpasok mo kasi ng bahay, nandun na yung living room. Sa kaliwa niya, nandun yung parang banyo ng, alam mo yung sa mga dorm, sa mga dorm na parang shower. Nandun. So, ganun yung style ng bahay. Tapos lumang-luma siya. Then yung ano niya, yung sa hagdang kasi, yung kasi sa atin 'di ba usually pag yung paghagdan nakikita ko sini akyat baba 'di ba, pero yung hagdan nila parang pa building si school, so hindi mo makikita kasi may makyat is kumukulo na talaga naka block doon kung hindi mo alam kung sino yun. So first night namin yung kwarto ng pag umakyat ka sa second floor, isang kwarto doon kwarto ng tatay niya. Tapos yung katapat, toilet yata yun. Toilet. So, ito yung toilet, ito yung kwarto ng tatay niya. Tapos ito yung kwarto nung kay tatay. So, doon kami kumukwarto, malapit doon sa terrace. Sa terrace siya. So, bago kami bumaba sa hagdan, mauna namin daanan yung kwarto ng tatay niya. Then, nung time kasi nun, walang nakatira doon. Ang nakatira lang yung kaibigan ko. Wala yung tatay niya, wala rin yung kapatid niya. So, parang abandoned yung bahay. The next morning, nag-ano yung kaibigan ko na kumain na kami. Nag-aya siya sa morning breakfast na kami. Kumain kami sa dining area nila. Then, nagulat kami nung habang kumakain kami. So, siyempre, kumakain kami, diba? Yung kaibigan ko, nandun siya sa may living area. Parang may kinakausap siya sa phone. Then, ako, tsaka yung kaibigan ko, nandun kami, kumakain. Then, may narinig akong, kalabog mula sa third floor. Kasi yung third floor nila, kasi yung hagdan nila, diretso lang. Dire-diretso lang. So, simula sa first floor, paakyat doon, diretso. Tapos, yung papuntang second floor, papuntang third floor, diretso din. So, pag umano ka, diretso lang. Diretso lang. Dire-diretso lang. So, yung sa, ano, sa third floor nila, meron silang parang, nandun yung aso. Yung, aso? May aso sila, may manok, gano'n. Parang, oo, oh, nandun yung mga pets nila. So, eh, na ano, bakit nasa bus yung ano? Bakit wala sa baba yung ano nila yung aso? Simula sa third floor, naririnig yun. So, oh, naisip ko, baka nandun yung tatay niya. Umuwi naman umaga. Tapos,
So mahina tayo kasi nasa third floor na tayo. Yung pag ano na sa second floor, yung, alam, di ba yung ano na sa second floor, gano'n. Yung ano, sabi ko, paano yung tao sa taas? So tinawag ko yung kaibigan. Sabi ko, oy, parang ano, nandito yata yung tatay mo. Sabi ko, doon sa kaibigan ko, narinig. Narinig yung yabahin. May parang may gumababa. Sabi niya, akala ko ako lang nakakarinig. Sabi ko, so ikaw din nakarinig ka. Narinig mo din pala yun. Tapos parang binaliwala namin. Kasi nga, inisip namin, baka may ibang tao pa. Kasi laki ng bahay niya. Third floor. Tapos, ano talaga, ang lawak niya. Then, nagulat na lang kami. Bigla nang bumilis yung takbo. Yung pagbaba niya. Tapos to the point na konting step na lang, nandun na siya sa akin. Ang ginawa ko, sa sobrang tawa ka na, tumakbo kami doon sa living room. Which is, dala ko pa yung pinggan ko. Yun yung unang experience. Tapos, nung tumakbo kami doon, sabi ng kaibigan ko, ano na yun? Which is, alam niya pala yun. Alam niya may gano'n na naka-experience ng gano'n. May mga kaibigan na rin na siya na dinala doon sa bahay na gano'n din yung experience. Ngayon, tinanong ko siya, anong date? Tapos tinanong niya ako, anong date na yun? Ay, sabi ko sa kanya, parang siguro yung date na yung March. Kasi tapos na yung, tapos na yung klase namin. Sabi niya, ay shit, nakalimutan ko. Tapos nandun yung may alta. Sabi, nakalimutan ko ala yan mga namin. Ang susunod na kwento ay ang lolo at ang pulang mata mula kay Sel. Ako talaga? Oo, tapos na ako ah. Secret lang sa akin. Kasi? Oo, hindi. Ano, hindi naman mas yung lagi nakakapita. Bakit alam mo? Kasi nga nakikita ko sa inyo niya, hindi naman ano. Hindi ka naman sa dati sa akin. Wala na eh, hindi sa work ko ngayon. Kasi diba, yung sa yung work ko, diba, yung caregiver. Siyempre, puro matatanda na to. So, halos karamihan dun makabutan na ng hindi na mo ang matay. Kaya nasanayan lang pala, ma. Bila lang, may kakamis ko. So, mga ganun. May nakita ka. Hindi mo total makikita. Parang hindi na lang yun. Sa Pinas din kasi dahil. Mahing talaga ako mag-goose hunting malala. Parang may pinuntahan kami rin. Parang tinatawag nilang haunted house na gano'n. Kasi wala nila kasi. Tapos yung parang pinto dito, yung diba pagsisilip ka sa labas makikita. Pag sumilip ka dun, wala akong makikita, hindi mo makikita. Pula lang. Tapos ngayon, nung magtanong kami sa pinakake, caretaker na, na yun pala ang dun, yung madalas na nag-ano, pula yung mata. Ah! Okay, nag-gets ko. So, ibig sabihin? Kasilipan niya. Oo, pag sumisilip ka, Tony. Ibig sabihin, nung sumisilip ka dun sa misilipan ng mata, sumisilip din siya sa'yo. Mga ganun lang. Ay, naku! Ayaw ko!
So imagine mo yun. Oo. Pag sinipas ang pinto, wala makikita ko. Pula lang siya, pula. Tapos malalaman mo yung kagano yung pala mata. Ang susunod na kwento ay ang kwento ng aninong ng lalaki mula sa totoong karanasan ni Mitch. Meron yung dito lang, New Year. Last New Year, 2020. Pumunta ako sa bahay ng katrabaho ko. Then kumain kami pagka-uwi ko sa bahay. Natulog ako. Natulog ako. Then, nagising ako ng 6 a.m. Pagising ko ng 6 a.m., bukas yung ilaw ko kasi pinatulog. Hindi pinatay? Pinatay ko. Pinatay ko yung ano, yung ilaw. Then, pumikit na ulit ako. Pumikit ko. May something na parang umapak sa kama ko. Naramdaman ko siya kasi talagang parang umapak talaga siya. Pumikit ako. Pagpikit ko, bigla naman siyang pumatong sa akin na Pero hindi mo nakikita? Hindi ko siya nakikita. Nakita ko siya ng hindi ko siya maanin. Pero nagulat ako. Bigla siyang pumatong sa akin. Hindi na ako makagalaw. Pero sure ka, gising ka na? Gising ako. Basta gising. Hindi na makagalaw. Gising ako talaga. Tapos, talagang pumipiglas ako na na gusto kong sumigaw. Yung kamay ko, inaano ko, ginaganong-ganong ko. Hindi talaga ako makagalaw. Tumagal na mga 30 minutes bago ako nakagalaw ng maayos. Hindi ko kinuwento sa pamilya ko ganun. Kinabukasan, ganunit, nagising na naman ako ng 6 a.m. May pumatong na naman sa akin. Hanggang sa... ganun ulit, 30 minutes bago ako makagalaw ulit. Parang nare-rape ka. Hindi ko alam. Talagang ano. Kasi ang lupit niya. Pumapatong siya sa akin eh. Hindi ko naman nararamdaman. Libre to, 13 minutes. Ano nang multo yan. Hindi ko nararamdaman na ano. Basta nararamdaman ko pumapatong siya sa akin. Ganyan. Pero walang nasa harapan ko. Gising yung diwa ko pero hindi ko siya nakikita. Pero ramdam ko na may pumapatong sa akin. Ganun. Hanggang sa pumiglas ulit ako, nagising ako. Nagising, hindi naman siya nagising, nakagalaw na ako. Ano yan? Zuto, yung lagi mo na-experience? Hindi naman, twice lang ko siyang na-experience. Tapos nung sinabi ko na sa lola ko na ganun yung nangyari. Kasi kaladating ko sa bahay. Sabi ng lola ko, mag-ano daw ako ng asin sa buong bahay. Tapos, magsabi daw ako na makikitira ako sa bahay. Ganyan talaga, baby. Kasi bago daw kakausapin. Bago kang ano sa bahay. Siguro, mataga na rin sila dito. Ano na ako eh. 4 months na ako dun sa bahay na wala akong nararamdaman. Yan lang naman. Nung pumunta lang ako sa bahay ng katrabaho ko, pag uwi ko, doon lang naramdaman. So, galing mo sa kaya? Sumama yun. Sumasama. Pagkatapos, anong bago pa yun, kasi nagkwentuhan kami tungkol saan, may nakuha ng yung katrabaho ko sa bahay nila na
may kinakausap yung anak niya. Sa CCTV. Kuwa-kuwa. Na may kinakausap talaga yung anak niya sa CCTV. Tapos, nung time na yun, naano ko, baka mamaya nang galing dun. Kasi dun lang naman ako nang galing. Na baka mamaya sumama sa akin. Bakit sumasama? Diba, dati nandyan yung sa kaibigan mo. Sa katrabaho ko. Diba? Bakit sumama sa akin? Pero dun sa bahay na yun, yung asawa ng kaibigan ng papa ko, dun naman yun. Pero babae yun. Eh, lalaki yung nakikita ko. Ay, babae, lalaki yung naaano na ganito na ano. Hindi naman babae. Parang same kayo, no? Experience. You want? Saan makin na yan? Ako mo. Meron pa yung ano, kasi tapos lumipat ako ng bahay. Sa Shoyri. Sa Shoyri. Ayan. Ay, hindi pa yan. Iba pa yun sa ano yun, dito sa may... Yung malapit sa bahay niya, sa may Sanok, yung unang ano sa akin. Pangalawa dito na, pato? Sa Shoyri. Sa Shoyri naman, natutulog ako sa sofa. Tapos, patay lahat ng ibo. May dumagang na naman sa akin. Favorite na talaga. Wala na daganan. Basta patulog ako. Tapos naramdaman ko na may dumagana naman sa akin. Kasi nakaano ko yung diretso ko humiga. Nung naramdaman ko na may humiga na naman sa akin, gumilid ako ng ganun. Binuksan ko yung ilaw. Ayun. Ayun, hindi pa ako tulog nun ah. Papikit pa lang ako. Bila siyang dumagan sa akin. So, kanina yung spirit ko yan? Baka may dating ano. Yung nakagating na kapera. Hindi ko din. Pero bakit, ano, nagkakataon na same yung scenario mo? Ayun naman. Ano siya, hapon nangyari. Yung sa Shoyri. Hapon siya nangyari na patulog ako, bigla siyang dumagan sa akin. Tapos tumagilid akong ganyan. Hindi na ako nakatulog. So, ito na akong gising. Binuksan ko yung ilaw. Ayun yung last na experience ko. Tapos wala na. So, third times ko na experience. Third times ko na experience na may dumagan sa akin. Hindi. Dati, year, ano ah, 2015 ata, 15 or 14, sa Pinas pa yun. Taga-South kasi ako eh, tatlong couple, ano, magjojowa sa, ano. Anin kayo, tatlong jojowa. Kasali ka sa jowa? Oo. May jowa ka. Ang susunod na kwento ay ang gwardiya si Bill sa bahay ni Lola. Wala kay Tom. Nasa na ba? Ayun, ngayon nga. Nagplano kami na. Isa doon sa tropa ko, sa Lola niya, taga Quezon. South kami, di ba? Quezon North. Nadayo kami ng 3 days. Ano lang, parang bakasyon. Tapos kasi yung bahay kasi ng Lola doon niya. Malapit lang sa ano, Burawan Island. Walking distance lang. Tapos sabi, okay, go, kaya talaga. Set kami, hindi nag-grocery kami. Anong magandang ano, magandang to fight. Sa umaga, tuna, gato. Tapos kusino, sa tamali, tapos ihaw tayo sa gabi. So, pwede ba doon mag-ihaw pag gabi? Walang problema ako, bahala. Sabi ng isa kong tropa, yung may lola doon. Tapos nag-prepare na kami. Tapos madaling araw pa lang bumiyahe na kami. Yun lang, todo soundtrack kami, hanggang makarating dun. Tapos, pagdating dun, sa Quezon province, ay hindi, bago kami makarating dun sa bahay ng lola, siyempre kailangan, bigyan namin ng pasalubong lola niya. Ano, dumami ng Mr. Lola. Tapos, pagdating namin dun, ayun na, tapos parang pinakilala, yung tropa ko pinakilala kami. Magkada ko po pa. Girlfriend ko, barkado ko girlfriend niya,
Tapos yung lola niya, parang ano, sa kakaiba, parang weirdo to, parang hindi siya masyadong gusto ko. Humingiti lang siya ng gano'n. Mga pala, wala na pala lola na yun. Malang. Last year lang namatay. Tapos ano. Wala ako eh. Nandun na kami, di ba? Tapos, ano, pinig na kami ng parang kwaro, tapos relax ako daw kami dyan. Tapos, nandun kami sa garahe, nagkukwento kami. Anong trip mamaya? Parang, inoot sa tayo, inuman eh. Sa garahe, parang sumay dito sa garahe, tapos iyaw na lang tayo ng ganyan. Tapos, sige. Tapos, parang kami lang muna yung nagdi-decision. Hindi naririnig ng lola. Uy, di okay. May speaker kami, nagsasoundtrack ko yung malakas sa garahe. Tapos, yan. Uy, bili kayo hero. Alam ko, sabi nung may lola. May tindahan lang. Alam ko, parang naalala ko dati may tindahan. Direct. Kasama ko yung isa. Isa na lang. Pero ako, hindi tayo. Bili kami ng, alam mo yung container lang. Para chaser sa MK. Parang, bumili kami. Ako yung nabay. Kapili ko parang ano. Tapos, natataka-off sa tindero. Hindi yung salita. Parang gano'n. Ano, may ice po kayo parang. Tapos, ano, isang ano po, pwede daw yung ano. Parang gumagalang. Tahimik. Tapos yung isang kasama niya, parang ang sama ng tingin. Sabi ko sa loob. Sa mga tingin ito, parang siya, diba? Bakal gano'n. Tapos, Quezon Province yun na. Quezon Province. Tapos, balik na kami. Dala namin. O mamaya, hindi ko tayo sa garage. Tapos, yung mga girlfriends, nag-handa ng mga ano, parang pulutan. Tapos kami, tamang ano lang sa labas. Tapos, tinulungan ko pa yung may-ari ng auto. I-cover yung kotse niya kasi doon baka may mga piso sa kanan niya. I-over namin yung sasakyan niya. Tapos, pumasok na kami doon. Wala, parang malaki yung bahay. Tapos, nilipot lang namin. Tapos, ang daming manika sa may kitchen. Malawak yung kitchen. Tapos, naman. Puro manika na ano. Yung malambot na manika. Hindi siya yung parang anipin. Basta yung, alam mo parang ano, hiluktiti na parang nagagano. Parang, patong-patong, rumble. Tapos, okay, galap. Yung tulad ba'y, nababibrate din yung tulad. Ayun nga, yung malaking manika doon, nagtawag ni Chin. Ay, ni Chin. Si Chin kasi yung pangalan ng ano, yung may lola. Chin. Yung isa, Kevin. Tatlo kami lalaki. Nagtawag kami ni Kevin. Yung malaking manika. Sorry. Diba, puro manika, mga maliliit. Tapos may malaking manika din. May tasty dyan. Sabi ko. Ano? Tasty? Tasty na tinapay. Tasty. Sabi ko. Biniro ko pa siya, sabi ko, may almusal lang tayo bukas, oh. Tapos tumawa siya, gagi, sabi ko, hindi lang gagi. Hindi ba lang, hindi ko naisip na, baka lang, ano, nalagay lang doon, parang gano'n. Tapos, ano, balik na kami sa gano'n, ano, sound trip na ulit, nag-chill na konti, tapos, gabi na. Ay, hindi, bago maggabi, hapon. Kasi walking distance lang yung beach eh, yung Morawan Island. Nag-ano kami doon, sagdala kami ng bola kasi gusto ng mga babae mag-volleyball. Habang kami nag-swimming, tapos picturean daw sa labas sa mga gano'n. Kung baka kami Morawan Island. Tapos, mababaw pa lang doon. Yung tropa ko, kaka-ano pa lang, na-ano siya, dikya. Kaka-ano pa lang, na-dikya siya. Tapos, yung paa niyang inihiya namin yung dalawang lalaki. Pero yung hindi lang ano yun, effect. Oo. Nadikya. Dapat sinusunod yun. Yung? Kamara tapos. Dikya, jellyfish ba yun? Starfish. Jellyfish. At sinusunod yung dikya? Ay, yung tapa lang yun.
Ang alam kong iniihian yung may tusok-tusok. Oh, yun nga yung sabi. Agent. Dapat sinusunod. Dik yan mas tagal. Hindi siya antik yan, jellyfish. Oo. Hindi basta yung parang naalo siya tapos masakit, anong makakit. Ah, yun yan. Jellyfish yun. Jellyfish. Ayun, na ano siya doon. Detect. Kanina wala naman yun. Tapos, nawala namin ng gana. Bumalik kami. After ihian yung paan ng tropa ko, bumalik kami sa ano. Tricycle pa nga kami nun, ipabalik kasi nga may rapid sa magana. Tapos yung tricycle driver, tinatanong kami, tapos saan kayo? Tapos ano po? Ano nila? Ano ganun? Ano? Parang welcome po dito sir. Parang maganda naman siya. Tapos pagbalik namin doon, padilim na eh. Pabalik sa bahay? Sa bahay ng lolo niya. Pagpidin mo? Sa Quezon Drive. Narinig na yun yung bahay. Maano talaga doon. Ngayon nga, tapos di balik, nasa doon na kami. Tapos binigyan namin, okay na yung pagkain. Binigyan namin yung lola. Wala ng tropa. So, may kasama siya dun eh. Mag-isa lang siya dun eh. Pero, meron siyang parang, ano, yung upahan ng bata, nakatulong. Na binabayaran niya. Na, tuwing umaga nandun, pero paggabi, parang buwian. Bilan siya. Eh, yung that time, nandun kayo ba? Pinigyan rin namin ng pagkain. Tapos, gabi na. Tapos, nag-shot kami dun sa may garahe. Tapos, pumunta yung lola, nag-alit. Ay, huwag kayo mag-ano dyan, mag-inuman dyan sa garahe ko dito. Doon na kayo sa kwarto, sa kung kayo pinatulog. Magulo kayo, sorry po. Hindi ko namin alam. Mga banda 6:30 alak. Isasara ko na kayo. Doon na kayo sa ano, sa kwarto. Lahat kayo. Dali mo yung alak mo. Pati yung mga balat-balat ng ano, yung mga parang yun. Sorry po, pasensya na po namin. Pasensya na po talaga. Siyempre, nag-gets na kami kagad namin na bawal music, di ba? Parang ginago na namin yung speaker. Doon na kami. Medyo nabawasan na rin yung alak. Doon kami lahat, kumpul-kumpul naman sa kwarto. Dito na lang tayo, no choice. No, kaya. Tapos, nag-iinuman kami doon. Parang mga isang oras ata kami sa kwarto. Nag-iinuman na kami doon. Tapos, nag-CR yung isang babae. Yung girlfriend ng tropa ko. Tapos, mag-CCR pa lang siya sa pagbukas ng ganda. Uy, ang dilim daw. Nagpasama yung support rin niya. Yung isa, yung hindi ako ah. Mag-CCR silang ganda. Tapos pagbalik nila, parang napansin nila, nag-iba-iba yung pwesto ng labas. Iba-iba ng pwesto. Kasi, mahirap i-explain. Bawat na mesa. Di ba yung pagpunta namin doon, maayos. Main sofa. Yung paglabas nila, lahat ng gamit naka one-sided na gano'n. Ito yung pintuan ng entrance. Lahat ng gamit ng dito. Makaibalaybo ko pag naalala ko. Lahat. Na mesa, upuan, etc. Isang gilid lahat. Parang ano, parang entrance. Entrance. Ito yung pinto ng ano. Nagulat ako sa buwe. Parang gumagano'n pa kami. Sabi ko, ano, ako pa yung sumisimilip na ni Ketay pa. Sabi ko. Kasi nga maaaring yung Iba kwarto. Sabi nung ano nung ako sa. Hindi ko rin alam. So, baka lang ano. Baka may general cleaning. Bukas parang gano'n. Kaya mo niya. Inuman tayo ngayon. Parang gano'n lang. Tapos. Inuman. Dead kami. Aba nag-iinuman kami ng gano'n. Ano. May. Yung likod nun. Parang ano, puno na eh. Puno. Tapos may aso doon na naka-ano, tali. Taol lang taol. Dito may tigil lang taol. Hindi talaga tumitig kulay. Ano kayo? Brown. Naiinis na nga ako eh. Binabato ko pa lang ng mani eh. Ang ingay kasi. Ang ingay binabato ko. Yun ang sinisit ako mong gano'n. Tapos, after na mag-inuman, nag-CR ulit yung ano,
kami. Tapos, bago kami mag-CR, kumatok yung ano, yung lola niya. Sabi niya, ano, nagbigay ng kumot sa amin. Tapos sabi niya, huwag na daw kami masyado maingay. Sabi na nung ano nang ako niya. Sabi, bakit po lola, ano pala yung mga, ano, yung mga gamit niyo? Kaganoon. Sabi niya, ano, papasok daw yung ano, kuha mga gwardiya sibil. Doon kami nawirduhan. Gwardiya sibil? Gwardiya sibil. Doon kami nawirduhan. Nagtingin na kami ng gano'n. Tapos, hindi, parang, eh wala, sinara niyan eh. Anong gwardiya sibil? Anong gwardiya sibil? Parang gano'n, ang tinawag siya, anong gwardiya sibil? Parang gumanaw ako, parang, ano yun? Gwardiya sibil. Ano? Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin alam, ano yung gwardiya sibil niya. Gwardiya sibil, parang sinagard. Yung mga ano, di ba sa mga war? Mga tapos, lumabas kami na isang tropa ko, si Kevin, kasi minaiwan kami sa kitchen doon sa mga ano, na pagkain, pupulutan namin na yung puro manika, nandun nag-iwan namin doon sa lamesa, parang pulutan. Lumabas kami ng bed. Siyempre, medyo na-weirdoan ako eh. Magkaganong kami dalawa. Gusto na kami, plastic. Magkaganong kami dalawa. Tapos ako, karad kami ng kitchen. Pag tingin namin doon sa tasty, wala na. Wala na yung tasty. So, tiyo, man, pansin mo. Sinabi ko siya yung tinapay ka nung wala na. So, bilisan mo na. Baka kinain ni Lola. So, hindi kunin mo na yung anong plato. Parang gano'n. Tapos, tinry lang namin sumilip doon sa ano. Kasi nga, ang lawak na nung daanan, di ba? Nakagano'n lahat ng gamit. Pumunta kami doon sa ano, inilawa namin. Oo. Kita yung garahe. Nagulat kami doon sa garahe. Yung gate, puro paso, nakaharang. Yung mga flower base na ano, paso, nakaharang doon sa gate. Nakaharang doon sa gate. Ganun, na-weirdoan na kami. Ganun. Tapos, bumalik na kami doon sa kwarto. Parang hindi na lang namin pinansin. Inuman pa rin kami doon. Hanggang sa habang masaya na kami nag-iinuman, biglang may bumagsak sa bubong. Na malakas. BOOM! Tapos dun, tumigil kami. Yung, ano, parang inayaan lang namin. Tapos nagiinuman. Tapos medyo may amats na kami. Siyempre medyo pasaway na. Parang, okay na, kahit mahina music, music kami. Tapos, umulit-ulit. BOOM! Yung mas malakas. BOOM! Nagtalo lang kami lahat doon sa kama. Tapos yung mga babae, inulak kami sa mga babae. Maraming sa'yo mga babae! Diba? Yung mga joke. Oo, parang kami. Kumpul-kumpul kami. Uy, uy! Parang gulo-gulo na. Parang, uy, tumaki mo lola mo, tumaki mo lola mo. Yung nakatulala na lang yung apo. Parang, mas takot kasi yun eh. Tapos parang, sumilip yung ano. Yung isang tropa ko sa ano, sa bintana. Nakita niya yung aso parang natutulog daw na ewan. Mas nakakaiba. Tapos, yung pagkagano niya ng kurtina sa bintana, hindi may kumatok sa kwarto namin. May kumatok sa kwarto namin, lalo kami natakot. Sa pinto? Sa kwarto namin, may kumatok. Tapos, buksan mo, buksan mo, buksan mo, nagtuturo kami, buksan, buksan, buksan mo. Tapos, bigla mo, may gumagano, Yung pala yung katulong niya ng bata. Hindi kasi namin maintindihan eh. Kaya parang, hindi ko maintindihan ano yung sinasabi. Tapos, pagkabukas niya, parang, ano, tinanong kami, bakit daw kami nagsisigawan? Tapos, parang naano kami, ikaw lang pala, parang gano'n. Tapos, gusto na namin, umuwi nun, yung time na yun talaga, gusto na namin umuwi. Tapos, ginawa namin nun, hindi kami natulog. Wala lang. Sa isang, maliit lang yung kamay, anim kami dun eh. Ang ganyan na kami, anim kami dun. Parang, hintay lang namin hanggang mag 5:30 ba sumigat yung araw. Tapos hanggang nag-umaga na, yun na, gising na, di ba? Gising na si Lola. Tapos, kinausap namin siya. So, bakit po ganun yung ano? Sabi niya, kinuwento niya sa amin na ano, araw-araw daw ganun ginagawa niya. Kasi daw, kaya daw tahimik sa lugar na to. 7 o'clock pa lang daw, tahimik. Lahat daw ng bahay doon ganun ginagawa. Kasi daw, dati daw, may parang guardia civil daw na
Doon sa lugar na yun, ma-mark. Ano lang may respeto nila para. Ano gano'n? Tapos yung sa ano daw, tinanong nung isa nung ano daw yung sa testing. Lagi din daw siya nagbibigay doon. So ano po yun sa manik niya? Sa kanya basta, lagi lang ako mag-aaral. Hindi na namin ito. Tapos, naalala mo, ano, kinover namin yun. Yung kotse, diba? Dapat 3 days kami doon, kaso hindi kami nakatiis. Hindi kami nakatiis doon. Sabi, magpaalam na kami. Salamat. Lilipat kami ng Tagay. Tagaytay nung, ano lang kami, overnight na kami doon, hindi kami nakatiis. Pero nagpasalamat kami doon. Salamat ko sa pagtanggap sa akin. Tapos yung pauwi na kami, bago kami umuwi, nilutuan na namin si Lola. Bago kami umuwi, tinanggal namin, gabi niyo, ano, cover. Tapos ano, tara na, okay na ba kayo pa? Pagka-start ni Gabby, nagulat siya doon sa upuan sa driver's seat. Puro balbo ng pusa. Pusa. Balbo ng pusa. Hindi ko alam bakit. Sabi, nagbumura na ako. Ginawa namin, nagpagpag kami sa ano. Tagaytay yung naisip namin. Nagpagpag kami sa simbahan ng Tagaytay. Umambay kami ng matalo. Tapos nagganap kami ng mumurahing motel na mag-stay. Sa, yun yung experience ko sa Quezon province. Ayoko nang bayan. Ano, hindi niyo tinanong kung ano yung sabi ko? Hindi na. Eh yung sa ano, sa mga nagtitiliya? Tinder. Ano, ganun lang daw talaga sila. Bakit kasama ng tingin nila? Hindi. Kasama yung tingin nila. Kasi ano pa. Siguro nga dahil outside yung tapos late hours na kasi 7 p.m. Kasi parang ano, yung mga ano, pasta namin. Parang maingay kami. Parang iba yung ano nila, lifestyle nila. Old style. Talagang ka the big Quezon province ka the biggest. So, yung pinaka, ano, it's yung moral historical kaya hindi, yun lang yung pinaka na ano ko experience. Pero meron pa kayo na ano yung labi ng lola ko yun. Hindi ko makalimutan. Yung kinigiti niya yung paa ko. Hindi, yung labi ng lola ko. Natutulog ako. Kasi sabi ni mama, kasi yung lahat nagmamadyong, bantayan ko daw kasi walang tao. Totoo ba yun? Bawal iwanan yung kabaong. Oh. Ako yung sinabi na ano yun na. Lamay. Inaantok ako nun. Umakyat ako. Tulog ako. Inigiliti. Hindi ko pinapansin. Ilang beses ganun. Parang, tingin ko. Nakaninag ko si nanay. Tapos pag ganun ko wala. Tumakbang ka nun. Tumakbang ka nun. Tumakbang ka nun. Alam ko pa yung ano yun eh. Yung dust. Yung suot niya sa kabaong. Hindi yun eh. Yung suot niya yung decorate niyong duster. Yun yung ginagano niya. Huwag ganun ko. Wala sa kabaong? Hindi. Yung suot niya sa kabaong, ano na, iba na, di ba? Puti. Di ba dapat ganun rin daw pag nagpa-puti? Yun kung ano yung suot. Hindi, yung aninag ko sa lola, kung ano yung favorite ng gamit niya. Yung duster na bulaklak. Kaya sigurado akong si lola yun. Kasi dahil sa duster. So yung bahay din ng kaibigan mo, sabi na patay na yun. Oo, mayroon. Wala na nakate na doon. Ewan, siguro wala. Wala. Huwag ito doon ano? Grabe. Gorgeous to be. Siguro na ano sila yung panaampan yung nung weirdo na ako yung sa paso, nakarangan yung day. Tapos pinapad. Hindi ko, bakit pinapad ka? Ang dami kong gusto itanong eh. Nahiya lang ako. Bakit? May mga may tanong paso? Tayo na hindi yung nasagot. Bakit may paso? Tapos, pinapadlock, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya papasokin. Pero dun, pagdating doon sa sala, win-welcome niya. Nakagilid lahat ng ano. Lahat ng gamit na sa sala. Palabas doon,
punta dun sa mga parang gubat sa likod. Sa kabilang pinto. Dun sa may aso. Ang huling kwento na inyong maririnig ay ang White Lady at ang bangungot na naranasan ni Nari. Ang unang experience ko sa teatro, yung lahat ng pamilya mo natutulog sa sala. Tapos, paggabi kami yun, nalalamig ka, panipis na ako, nalalamig ako, nagising ako, mag-isa doon. Tapos, yung lahat ng kita ko, dito ko natutulog. Nagising ako, parang sa sala, may lumalakad ng babae, pero, hindi naman lumalapit, yung muna, tapos, pero hindi mo ano yung reference. Hindi ko makikita mo sa ano. Tapos na yung babae, tapos parang nakikita ko sa ano. Tapos babae, naglalaban na. Yung una yung experience ko yung ano. Tapos, pata din sa kamino. Nagising na ako ng kulit. Tapos, parang sagot. Parang may tumitingin. Pero pag tinignan ko, wala naman. Nagbumot ako. Hindi na ako makatulog. Tapos tinignan ko ulit. Parang may tumitingin ng lalaki. Tumitingin ko gano'n yung lalaki. Pumitit na talaga ako. Tapos pag-ising ko, naman na. Tapos pag dito na ako sa Japan, mga teenager pa yung ako nakatira sa Horiuchi, yung malapit sa Jinja, okay na yun, may kumakawa yung malapit. Yung bago kami lumipat, tumingin kami sa loob ng tamang. Ano sabihin sa Tagalog ng Uda? Yung papel na may nakasulat tapos nakaligit. Talisman? Na may ganun sa pangan yun. Napansin ko pero hindi ko naman tinanong sa akin. Mura kasi sobra. Yung dati yung kaot, may dalawang kwarto tapos may maliit na sali. Tapos may kitchen. Hindi nung kami lumipad. Tapos, yung kwarto ko, parang may tatami. Doon ako natulog. Yung first day ko dito, parang matagal yung image namin. Parang hindi na ako makatandaan. Tapos, pero yung mata ko, pwede ko naman i-open. Yung katawa ko, pwede ko alam. Naka-open din yung mata ko. Diba? Kung hindi ka nakadalaw, tapos tinignan ko sa side ko. Nakaupo ng mata ka doon na lagi. Sabi ko, pero natinugan ko. Maya-maya-maya, makakadala na natulog ako. Tapos, yung dating tiyo siya kasi, yung kapatid ko, mga kaibigan niya, tapos yung kaibigan ko, tambayan ang bahay natin. Tapos, yung kaibigan ko, natulog sa kwarto ko lahat. Kahit nandyan yung kaibigan ko, may mukha ko nun sa amin. Yung next, may aso din, tapos may babae din, iba-iba, ang dami ko. Tapos habang nagiinuman kami ng mga kaibigan, sabi namin isang kaibigan ng kapatid ko sa CR, may dumaan na bata daw. Tapos, another day, sa bintana, pero may dumaan daw. Basta ang dami nakikita ng bata. Ayun, yung pinaka-natakot ako,
ko, walwal ng mga kaibigan. Kasi ako, ako lang nagkulog. Hindi ko ang nagpahal, nag-uusap sila. Eh, ginanong ko yung lupot. Tapos, ayan na naman, hindi na lang ako pakagalaw. Tapos, yung mata ko, nakapag-uusap, tinignan ko. Tapos, may kumpago sa akin. Tapos, yung tubig ko, ginagat ibang babae. Tubig mo? Tubig. Ako din. Tubig. Nagdagamon ng babae sa akin. Tumatawa. Pero, nakapulog kasi ako. Hindi na makikita yun. Hindi na nangyayari sa akin. Pero, tinignan ko yung kaibigan ko na mega up na no? Pero, hindi pa kasi yun. Hindi ko lang talaga. Hinihintay ko hanggang umalis yung babae. Kung ako na gumasin. Sila, kinuwento ko lahat sa kaibigan ko. Pero wala, wala na pansin sa akin. Tapos, pagkatapit sa mga hindi, yung mga kaibigan ng kapatid ko, yung kaibigan ko, uminom kami ng alak, nagtambay sa lakas kami. Pumunta kami sa opera. Gabi kasi, nakasalano, wala na ang pinag. Ang dami nang kuha pa dun. Yung kaibigan ng kapatid ko, kumanong sila ko sila dyan. So, oo. Kumakanong sila. Tapos, umupo kami dun. Habang nagkukwento, hanggang ang tuwan ko. Yung alam mo yung opera, pag may araw, naka-open yung door. Pero, paggabi nakasara yun. Pero may glass doon. Yung isang yung kaibigan ko, sinabi na parang ano. Gabi siya. Ito may hinihintaan kami. Yung nakaputi ng tao, parang nagkaganon. Sa doon, si sumisilip, nang nakaputi lahat, sumisilip. Pag nakita namin lahat, tumakbo na kami. Sulit ko! Oh my God, na si Bill Jones. Mas kasi marami din ako na kwento dito sa Japan. Mas karamihan kasi ang dito mga itazuratan mo. Hindi sila tahimik yung manggugulo sila. Bakit gustong-gusto nila yung mga skin? Hindi ko lang sa Mura Kaiga. Japan. Diyos ko. Kasi meron akong nanak dati kasi sa Kawasaki. Ayun, nag-tiyoko sa akin. Itazara na yun. Yung aalis sila ng bahay, yung kwarto nila. Maayos, syempre, yung pobre kama. Sa tuwing uuwi sila, ng asawa niya, tsaka ng anak. Gulo-gulo na. Kasi baka di ba yung tinggal, di ba? Kasi sa atin, di ba? Tabi-tabi po, parang gabi.